Narito pong muli ang isang klasikong sumbong at aksyon. Ito ay ginawa at pinalabas noong June 12, 2004. Isang notorious neighborhood bully ang gumulo sa kapayapaan ng isang subdivision sa Parañaque. Ano ang ginawa ng mga magkakapitbahay? Tumulong ba ang mga pulis? Salamat sa inyong tuloy na suporta. Bayang gabi, mga higala. Isang taga-Parañaque ang lumapit sa aming programa. Ang reklamo niya, isang sigang naghari-harian sa United Parañaque Subdivision Phase 5. Labas ng street namin, meron yung nanggugulo talaga parate. Ang pagkakala mo, pangalan niya si Emil, Emilio. Nanggugulo yung lahat ng tao doon, hinaharas niya. Actually, lahat ng tao reklamo na siya doon. Si Emilio Calderon, 39 years old, mayabang, siga at maingay. Notorious talaga siya sa kanilang subdivision. Kahit ang Homeowners Association ay suko sa kanya. Yung vice president lang namin sa subdivision namin, nag-resign na because nag-threat din siya. Parang hinaharas din niya, nababatang patayin or gano'n, magugulo talaga siya. Di na nga siya pinapansin, pero tuloy pa rin ang pamimerhwisyo ng taong ito na walang magawa. Nagkaroon na rin kami ng confrontation na talagang maingay siya. Malakas ang boses. Kaya sabi ko, ganyan kasi nandito na kayo sa barangay. Hanggang magtagpo ang landas nila ni Mike Valbuena. Habang naghihintay kami doon, so sabi namin na bibili muna kami sa labas ng mga kung mabibili, pagkain. So paglabas namin, bigyan yung isang barkada namin yung wife niya. Naiiwan doon sa may car wash kasi nabuntis. Bali, naghihintay na sa amin, din na namin sinama. Tapos nung on the way back, nag-text siya sa amin na sabi, oh, nagwawala dito yung si Emil. Actually, nagpalit na nga siya ng pangalan, Mario. Yung ginagamit niya pangalan niya. Ayun, nagwawala si Mario. Sabi niya, ganda siya, ba't siya nagwawala? Tapos kami naman, na malinis na wala naman kami ginagawa masama. Ba't kami matatakot? So, bumalik kami. Pagbalik namin, nung nag-park kami, bigla na lang yung nag-uwa ba siya, tapos nagbanta nawawa sa akin yung mga kotse. Ako naman, sabi mo narinig ko, ba't nagwawala tapos wawa sa akin yung mga kotse? Ayun, kasi ando doon lang sa magkatapat na yung kotse namin doon eh. So ando doon din yung sasakyan ko. Nung pupunta na ako doon, nagtanong lang ako sa kanya na, ba't na may problema ba? Ganun, bigla na ako sinuntok sa mata. Tapos yun, yun na, nag-gumulong-gulong kami, ganyan. Tapos biglang inawat. Eh, ngayon ako, siyempre, plano ko, parang bigla ako sinuntok. So, galit na galit ako. Pinagsisigaw ko talaga sa kanya. Tapos yun na, nung second time, nung lumabukong ano siya, pumasok ko sa bahay. Dito ngayon, ako, nasa kalig. So, galit na galit niya. Bigla siya lumabas ulit. Nilabas niya yung truck niya. Tapos sinamon pa ako ng karera doon sa street namin. Eh, hindi naman medyo kagandahan yung street namin doon. So, nanghamon pa ng karera, ang ingay ng truck niya. Tapos yun na, nung sinabi niya sa akin na, Kuali ka, lumapit ka. Subukan mo lumapit. Lumapit ka dito. Tapos yun na, naglabas ng baril. Ang dami namin doon, hindi kami makalapit sa kanya because may baril, hindi na nun talaga. Tapos hindi niya ba didenay na wala siyang baril. Dahil before pa, mga months or probably last year, pinakita niya pa sa uncle ko yan na ito yung baril ko, ganyan, 22, magnum 22, ganyan. Tapos pinapakita pa siya ng magazine, ito, 9mm. So talagang, ano siya, talagang pinapakita niya na may baril. May baril talaga siya. Agad nagsampa ng kasong grave threats, physical injuries, at illegal possession of firearm si Mike. Alam na alam naman sa kanilang lugar na lahat ng kaso ni Emilio ay nalulusutan niya. May mga kaso kasi yan eh, may final na I think may arrest warrant nga para dyan sa kanya. Eh, lahat naman ng tao dito, hindi siya ma-pinpoint kasi nga may pakilala siya ngayon as Mario. Eh, ang pangalan pala niya is Emilio. Kaya yun, parang inaano niya yung mga tao na ako si Mario. May one time pa nakapagkwento sa akin, nagpa-car wash din. Binati daw niya, "Oy, Emil!" Tapos sabi niya, "Psh, may gumanong gano'n siya. Psh, Mario na ako ngayon." Parang may tinatago talaga siya na ayaw niya ano sa mga tao doon na siya si Emil pala dati. At di na nga kami nagkamali. May dalawang standing warrants of arrest laban kay Emilio. Warrant of arrest na hindi mapapasok. Itong mga first na ito, Ramzan. Ano wala? Kailangan pa lang siyang ganito.
Isang case na ito. At isang carnapping case. Ibang 90. 90. Ito yung sa carnapping. Ito po yun, carnapping. Ganoon naman pala. Bakit malaya pa rin itong si Emilio at si Siga-Siga pa? Mga nagsampan yan sa mga barangay pa lang, kaso ito, ano lang, dinig namin, parang nalalagyan yan, parang nilalagyan pa lang sa baba pa lang, parang nasa-settle pa rin, so hindi na nag-prosper, hindi na nag-aakat na nag-iing kaso. Pero sa pagkakataong ito, nakatagpo ng katapat itong si Emilio, kasama ang grupo ng Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region. Nagtungo kami sa talyer ni Emilio. Huli na, pumapalag pa. Police! Teka muna! Hindi po pwede, pare! No! No! Teka muna, pare! Wala, teka muna! Sumama ka na, pare! Hindi po pwede! Ayos ka! No, hindi! Hindi ako sasama! Hindi ako sasama! Hindi ako sasama, pare! Hindi ako sasama! Tulungan niyo, pare! Tulungan! Puta! Sama ka dyan! Paranyaki hanggang Kamprame, walang tigil sa pagyayabang ang taong ito. Diretso na sir natin. Diretso na sir natin. You are hereby commanded by the court to arrest the person of Emilio Calderon. Ikaw yun. Wala na. Ako po yun. Hilaan niya ako dyan. Okay, tapos na. Wala akong problema yun. You have the right to remain silent. If there are anything no, that you say, all, yes, you will be held against in a court of law. You have the right to counsel. If you cannot afford the counsel, it will be provided. Okay? Okay. Very good. I have read your rights. Okay? What is your case? Sir, nakalagay po niya, di ba sinabi niya, prostrated homicide. And? Ano po ba nakalagay? Carnapping. Carnapping. Robbery po, I don't know. Ituloy na po siguro yun. Ito, nakasulat. Opo, opo. Yan po ay inaami ko. Sinabi ko po sa inyo na magkaharap-harap po kami. Honest to God. Will you sign a waiver that you will allow us to search your house? Yes, sir. Yes, indeed. Yes, indeed. As the saying goes, the last straw that broke the camel's back. Pare ko, ikaw ba'y lasing o ano? Hindi mo kami masisindak sa mga tapang-tapangan mo. Dali mo lang sa camera yan. Ha? Hi, everybody. Hi, friends. These people are really discriminated by this cameraman. Look at that guy. Yo, did you able to ask him why? Did you interview? Why you keep on interviewing me? Because of this warrant that is already been settled? Is that what you're gonna talk? You better keep on pressing that your finger, you know? Nahinto ang paghahasik ng gulo nitong si Emilio, pero nananatili ang hiling ng mga taga United Paranaque. Mga 3 weeks ago, nagko-complain na yung vice president namin at sabi niya, Angel, hinaharas ako ni Juan dahil pinaalis yung guard house natin doon. Nagpunta ako sa barangay to file a complaint dahil pinaalis niya yung guardia na hindi naman dapat palasin. Ini-insist niya na yung daw lupa is part daw ng property nila. Kung narinig ko kay yung kay Kenny Villanueva nga, na may binugbog yung driver niya dito sa doon sa loob ng tindahan niya. Tapos nagkaroon sila ng kwan sa barangay. Parang doon may nagkaroon ng altercation. Mm-hmm. Tapos after that, ito na nga yung harassment dito sa vice president ng homeowners namin na pinaalis yung guardhouse.
And to the point, nung nagpunta ko ng barangay, kinomplain ko yung siya, yung mother niya, sa yung kapatid. Nagwawala siya, na sisirahin tayo yung kotse, ganyan-ganyan. Until Mark went out, the son of Tita Mila, para i-confront siya bakit daw ganon. Inunahan ka niya. Ang yayabang niyo niya, by sinapakakan siya. Ito na kaya ang katapusan ng sigang ito? Mga kaibigan, walang maling magtatagumpay kung maglalakas loob kang magsumbong. Lagi ko nga sinasabi dito sa aking programa, evil triumphs when good men do nothing. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo.